feeling ko nasa hotel ako at wala ako sa kwarto ko. Apakayabang. Hey guys, and welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong room transformation ko. So ito na yung pangalawang room transformation na ginawa ko dito sa aking mini room. So 'di ba nung una, yung ginawa ko dito ay yung may loof bed, and nasikipan ako, hindi ako makagalaw na maayos. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano mapapaluwag itong kwarto na to. So hindi ko na alam kung ano nagawa ko sa kwarto na to, kasi ang plano ko minimalist, na may pagka Team Kahoy ang team ko dito sa aking room. So sana nagawa ko naman siya na maayos. Hindi ko alam kung parang accent type na to, or ayun na nga, basta Team Kahoy na minimalist ang peg ko dito sa aking kwarto. So sana nagawa ko na maayos. At disclaimer lang, hindi po ako expert sa mga ganitong bagay, at hindi po ako architect, hindi po ako engineer. So thank God lang dahil binigyan niya ako ng ganitong talent. At lahat ng makikita niyong product ay hindi sponsored video. So ayun nga guys, if you wanna know more, stay tuned and keep on watching. Sobrang kalat ng kwarto ko, pagpasensya nyo na hindi ko na naayos, kasi babaguhin naman natin. Ito na yung mga abubot ko, sira na yung upuan ko, matagal na. At ayan yung hanging table na ginawa ko, DIY lang yan, at dyan ko ilalagay. Ini-imagine ko kung bagay ba, kung hindi ba masikip sa kwarto ko. Ito yung floor lamp na ilalagay ko dito sa side na to, dyan yan. So ini-imagine ko sila kung anong itsura. At itong loof bed ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Bibigay ko ba kay ate or ibebenta namin, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. So ayun na nga, yung mga wallpaper na to, tatanggalin ko lahat yan. At ang ititira ko lang yung sa kisame, at itong side na to, hindi ko na yan tatanggalin. Ito na, natanggal ko na lahat ng wallpaper. Ayan na, ang pangit na tingnan. At ito, niliha ko na yan. Kakatapos ko lang lihain yan. Yung mga bakat ng foam bricks dati. So ayan, ayan ang mga bakat ng foam bricks. Niliha ko na silang lahat para pag pininturahan ko, smooth tingnan. So ayan. At ayan na nga, hindi ko na tinanggal itong side na to, pati yung kisame, kasi hindi pa naman siya sira. At ayan, yung mga kahoy na gagamitin ko mamaya na yan. At ayun yung mga kalat, isang sako. At dito ko nilagay yung mga gamit ko. Ayun, napakakalat. Sana magawa ko na maayos, dahil mapapagalit lang ni mama. So ayun, dyan ko muna ilalagay yung mga gamit ko. At ayan na, ito na itsura ng kwarto ko bago natin ayusin. Sa wakas, natapos din ako magpintura. Ilang layer yan at ilang araw ko yan ginawa. So gusto ko kasi puro yung puti. Ayan. So itong side na to, hindi ko na inayos, kasi lalagyan ko naman ng palutsino na to, yung binarnis ko kanina. Ayan. Gusto ko kasi matakpan yung wiring. Nababother ako dyan. So ito na yung mga palutsino. Iba-ibang size yan. At yung lamesa ko, ito na yung marble na wallpaper. Tiningnan ko lang kung bagay. So bagay naman. At itong wallpaper na to, dito ko yan ilalagay. Mamaya makikita nyo yung pakalabasan kung paano ko siya ilalagay. At ayan, hindi pa maayos. So binaba ko lang yung blinds. Ito, ayan, nasa hig. Sobrang kalat, sobrang dumi pa. At ayun na nga, ayun yung kalat. At nga pala ito. Ay ilalagay ko yan dito. DIY lang din to. Bilog yan, tapos binutasan ko lang ng ganyan. Ayan, dito ko yan ilalagay pag nakabili na tayo ng fluorescent. So ayan,
gupit-gupit. Natakot ako sa part na to kasi nga pinantay ko talaga siya. So dapat pala nagpasobra ako para hindi siya mag-bubble. Dumating na rin sa wakas yung ilalagay ko sa likod ng pinto ko. Ito yung foam bricks na wood. So ayan. And na ilalagay ko na siya. So medyo mahirap lang to pero laban naman. Nakakita ko na magandang tela sa ukaya namin. Kaya ito gagawin ko siyang punda ng crown pillow ko. So ayan, mag-DIY ulit tayo ng crown pillow. Yehey, dumating na itong in-order natin sa Lazada na floor lamp. Char, matagal na yung dumating. Gusto ko lang yung pagmayabang sa inyo. So ito, buuhin na natin. Dahil team kahoy tayo, aayusin natin yung sahig. So ayan, mabuti na lang talaga kahoy yung sahig namin. Bagay sa gagawin ko. So ayan, floor wax lang gusto kasi makintab yung sahig at pulang-pula ganun. Ito, kakarating lang nito, hindi ko alam yung tawag dito. Basta foam bricks din to na ilalagay sa gilid ng pader. Ayan, parang ganyan. Sa part na to, ang ginagawa ko yung ilalagay kong painting ko no sa pader ko. So ay naputol yan kasi nag full memory na ako. O, diba? So itong Christmas light na to, gagawin natin tong strip lights kasi nasira na yung strip lights ko. Makikita nyo mamaya kung saan ko ito ilalagay. Abdullah, ha! Napakayabang! May naisip na naman akong gawin kasi boring yung isang side ng pader ko. Kaya ayan, may kita nyo mamaya kung ano mangyayari dyan sa karton na yan na may sulat-sulat na letter. So ayan, nagupit ko na. At voila! Ayan na. So binalutan ko lang ng wallpaper na wooden na nabili ko sa 88 store. Ito na yung salamin na ididikit namin sa pader. Nilagyan ko na ng konting kahoy at nilagbi ko na rin yan para flat pag dinikit sa pader. Then si ate sinusukot niya na para pantay talaga. Perfectionist kami dito. So ayaw namin ng pangit. Char. So ayan na nga. Yung make na yan, silver pa yan, sinubukan ko lang, mukha palang may birthday, kaya pinalitan ko ng wallpaper na wood. Ito yung drawing ko bago ko gawin itong kwarto na to. May pagbabago lang ng materials, pati yung style, para overall ganyan yung itsura niyan. Panis, di ba? Interior designer, o di ba? Apakapangit ang drawing ko, nakakahiya. Ipapakita ko lang ng saglit yung labas ng kwarto ko. Ito nga pala, ang pangit, nakadiri, yuck. So, bahay pala namin to, joke lang. So ayan, may mga nakahanga pa iyo. At ito na yung kwarto ko bago ko gawin ang kalat. Napakadusing, ang dumi. So ayan. At sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kasi ito na yung itsura. At voila! O ayan, naging whole body mirror na siya, diba? At ito, unting kayabangan lang. Ayan yung kahoy na dinikit ko. O ayan, o. Yung painting na ginawa ko. Yung hanging table. At itong butterfly chair, nabili ko lang yan sa Carousel ng 400 pesos. At may nakita ko sa Shopee, pinakamurang butterfly chair. Ilalagay ko yung link sa description box below. At lahat ng pinagbilhan ko sa Shopee at Lazada, ilalagay ko yung link sa description box below. So ayun, o diba? At ito na yung wallpaper na bricks. O diba?
ito naman yung lalagyan ko ng sapatos, maayos na sila, pakayabang mo. O, ayan, o. O, diba? Malinis tingnan, o. Sara ko lang yung pinto. Ito na pala yung likod ng pintuan, o. Diba? Mukhang kahoy, mukhang mamahalin, o, diba? Pakayabang. Ayan. Make matter, dead all, ganon. Ayan, o. Ito na yung na-DIY ko. Kung napapansin nyo, may oregano at uling. Yung oregano pantaboy ng lamok, effective siya. At yung uling pantaboy ng amoy kulob, effective din siya. Patakan nyo na ng pabango. At sa someone ko na nagbigay ng vase at yung pinagpatungan ng vase, pati yung tumbler na wood, maraming salamat sa'yo. Pati yung pinagpatungan ko ng bag at sapatos, maraming salamat sa'yo. Na nalaman mong Team Kahoy ako, bumili ka kagad. Maraming salamat. Sweet yarn. So, ayun na nga, o. Diba? At itong painting ko, yung nilagay ko dito nga, yung sa sliding folder, yung stick sa sliding folder, bumili pa ako ng 100 pieces, onti lang pala nagamit ko. Sayang, pero mura lang naman yung sa Lazada. Hindi ko na nakita yung link. So, ayan, o, diba? Feeling ko wala ako sa kwarto ko, nasa hotel ako. Hahaha, apakayabang mo. So, overall, ang nagastos ko dito ay 3,500. Hindi pa kasama doon yung binigay sa akin na aking someone. So, maraming salamat sa effort mo. Nung nalaman mong Team Kahoy ako, ayun, bumili ka agad ng mga ganyan. At ayun, maraming salamat din sa tumulong sa akin para mabuo itong kwarto na to. Sa papa ko na nagbarena ng lamesa na to para makabit ito ang lamesa na to. At sa kuya ko na nagbigay ng paluchina at sa isa ko pang kuya na kinuha ko lang talaga yung barnis niya. At ayun sa ate ko na lagi ko tinatanungan kung bagay ba to dito, kung ano dapat idikit dito, kung hindi ba o tignan itong bagay na to, itong part na to, so mga ganong bagay. So eto guys ay katas na pag-uukay-ukay live selling namin. So yung pinakatinutubo namin, kumukuha ako ng 10% at ayun yung iniipon ko para sa kwarto na to. At hopefully mapagawa natin yung sa labas at dun sa baba. At ilalagay ko sa description box below yung mga store na pinagbilhan ko sa mga binili ko dito sa kwarto na to. At ayun na yung mga pinakamurang store na nakita ko sa Lazada at Shopee. So this video is not to brag but to inspire others. So hindi mo kailangan gumastos sa napakamahal para lang mapaganda mo ang bahay mo at ang kwarto mo. Kailangan mo lang likutin ang isip mo, maging creative ka at yung resources na meron ka doon ka magsimula. So that's it for today. I hope you guys enjoy this video and see you on my next vlog. And if you like this video, give it a thumbs up. And please don't forget to click the subscribe button and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago ko pang video. Thanks for watching. Bye!